Ihaw Na! Isang mahusay na kompositor, isang kilalang mga awit, at isang mabalahibong tao. Yan, si Lito Camo. Lito, welcome dito sa Ihaw Na. Kamusta ka, Lito? Okay naman, Tito Boy. Ito lang, Lito. Maraming hindi nakakaalam. Kababayan mo pala ang aming presidente dito na si Ma'am Charo. Pareho kayong taga Mindoro. San ka sa Mindoro nga pala, Lito? Ako ay taga District 2 sa Bungabong Oriental, Mindoro. How about si Ma'am Charo? Sa District 1 naman si Ma'am Charo. Kalapan? Oo, Kalapan. Kung kami gusto pumunta roon, anong pwede mong ipayo sa aming magandang lugar na pwedeng puntahan sa Mindoro? Siyempre, yung pinagmamalaki ng Mindoro, yung Puerto Galera. Then, pag pumunta ka naman sa 2nd District, marami din sa amin mga white beach doon. So, makakapag-enjoy lahat. Pero affordable naman. Ay, pag sa District 2, mura. Kasi nga, medyo hindi pa siya develop yung mga beach doon. Pero maganda kasi nature talaga. Bilang isang singer, anong kanta ang paborito mo? Kanta na naisulat mo at hindi mo naisulat? At bakit? Kanta na naisulat? Siyempre, yung unang-una kong kanta, yung Kung Ikaw. Dahil dun sa awitin na yun, nakilala ako bilang isang Lito Camo. How about naman sa kantang hindi mo naisulat? Mahilig ako sa mga old songs, mga ganon. Tapos sa mga OPM, ganon. Mga OPM. Ito lamang, Lito, ha? Totoo ba mga haka-haka ng mga tao na ikaw daw nagpasikat kay Willy? Anong masasabi mo tungkol dito? Nakakatuwa naman dahil na-appreciate ng mga tao yung ginawa ko. Pero siyempre, hindi naman sisikat. Hindi naman dahil sa akin lang sumikat siya. Siyempre, nagkatulungan. Kumbaga, kaya siguro nangyari yun at niloob ng Diyos na sumikat. At follow-up question lamang, ha? Sa sobrang ganda ng iyong komposisyon, kahit hindi singer at hindi maganda ang boses, tulad ni Willy, abay, napapasikat mo ang kanta. May katotohanan ba dito? Ito'y galing lamang sa Twitter. Actually, totoo yung mga sinabi mo kasi halos lahat ng mga ginawan ko is hindi naman talaga mga kumakanta. Katulad ng Sex Bomb, ni Bayani at Bayani, ni Nai Ai. Kumbaga, hindi talaga ang karir nila is pagiging singer. Kumbaga, dahil doon sa awitin na yun, so naging singer na rin sila, parang gano'n. Paano ang isang Lito Camo gumawa ng kanta? Ano ang inspirasyon mo? Dati ang inspirasyon ko yung kahirapan ng buhay. Kasi sa Mindoro, mahirap lang ang buhay. Para sa masa? Para sa masa. Sa Mindoro? Tsaka sa ano, sa, kumbaga yung mga magulang ko, wala kaming kapera-pera. So yun yung naging umpisa ng aking inspirasyon sa pagsusulat. Pero nung ako ay nasanay na, nabatak na sa pagsusulat, is kailangan kong gawin kasi may deadline ako. Ah, dahil sa pera naman. Biro naman dito. At hindi alam ng mga karamihan, pero anak mo si Carl Camo ng Going Bulilit. Anong pakiramdam at sikat na rin ang anak mo ngayon? Ay nako, pag umuwi kami sa Mindoro, masikat pa yan sa akin. Si Carl. Dati, ako yung sa akin nagpapapicture, pagkasama ko siya, medyo parang ayoko na isama kasi hindi ako pinapansin ng tao eh. Tsaka pinagkakaguluhan na talaga. Oo, pinagkakaguluhan. Ito yung personal na question lamang. Mm. Lito, ano ang vitamins ni Carl? Siguro ano, ang vitamins na siguro yung sobrang pagmamahal naming mga magulang sa kanya na hindi namin nakakaligtaan yung pagkain niya sa oras. Kailangan ganun. Hindi lamang siguro nakakaligtaan, baka napapasobra pa. Marami ang nagsasabing ikaw nagpasikat sa Viva Hot Babes at sa Maskulados. Kung magkakaroon ka ng all girl group, ano ang pangalan nila at ano ang kanilang first single? Siguro kung gagawa ulit ako ng isa pang grupo, ang single nila is Katuray. Katuray? Bulaklak din, Katuray. Katuray. At ano naman pangalan ng all-girl groups kung sakasakali? Ano kaya? Tingin mo, anong masasuggest mo? Balinkinitan. Fast talk naman tayo, Tolits. Mamimili ka lang sa aking mga sasabihin. Harlem Shake o Gangnam Style? Gangnam Style? Hot Cakes o Hot Babes? Hot Babes? Atsara o gitara? Gitara. Kanta o kanton? Kanta. Bigote o balbas? Pareho. Dancer o singer? Singer. Bayani o agbayani? Bayani. Villame o revillame? Revillame.
Maraming salamat at mabuhay ka. Salamat, Tito Boy. Kung meron kang gustong ipromote o meron kang upcoming shows, pwede mong ipromote sa ating camera. Shows? Every Sunday po, manood kayo ng Going Bunilit. Nandiyan yung anak ko si Carl. Facebook, Twitter, Instagram. Eh, wala akong ganun eh. Wala, alam mo naman ako, low-tech tayo eh. Tsaka sa April 25, baka yung mga kaibigan ko, magkita-kita po tayo sa Pinamalayan, sa Oriental Mindoro, sa district ko. Maraming salamat sa'yo, Lito! Ihaw na! No, Tito Boy. Hilaw pa to. Hilaw pa ba? Hilaw pa yan. Ate mo na lutuin. Aba, Lito, baka pwede kang mag-ait ang iyong balbal!